Northbound Philippines News Online. For latest news, local, national, and foreign news, Northbound Philippines News Online. Sa ulo ng mga mainit na balita ngayong October 9, 2019, dito sa Northbound Philippines News Online. Palacio hindi magkikisaw-sawa kung ano ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal sa protesta ni Marcos kontra kay Robredo. Anak ni Presidente Duterte, dinapon ng dengue pero magaling na. National ID registration inumpisan na sa tatlong pilot regions. Pitong kadete at limang soldado umarap sa kasong inggil sa pagkamatay ng PMA cadet. 102 million pesos na halaga ng shabu na konpiska sa Quezon City Memorial Circle. 68 milyong peso na halaga ng shabu na konpiska ng mga otoridad sa Quezon City. GSIS nag-offer ng bagong loan scheme para sa empleyado ng gobyerno. Sa police report, 4 katao huli dahil sa pagtusugala sa labanan ng dalawang gagamba. Gobernador ng Pangasinan na binag-utos sa local officials na labanan ang kriminalidad. Crime rate sa Pangasinan bumaba ng 21.67% mula sa January hanggang September 2019. Balita sa ibayong dagat, withdrawal sa mga tropas ng Amerika sa Syria, iminungkahi. Sa lagay ng panahon, may update tayo mamaya mula sa PAGASA. Balitang sports, dalawang batikang manalaro ng volleyball mamuno sa men's volleyball team sa Southeast Asian Games. Yan ang ulo ng mga balita dito sa Northbound Philippines News Online. Ang detalye ng mga balita. Hindi makialam si Presidente Rodrigo Duterte sa kung ano ang magiging desisyon ng Presidential Electoral Tribunal sa election protest ni Bongbong Marcos kontra kay Vice Presidente Lenny Robredo. Ang Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal ay nag-reset ng pagbuto sa election protest matapos walang naging aksyon sa kaso ng session ng tribunal noong Martes. Ang Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hindi makikisaw-saw si Duterte sa competence o authority ng Presidential Electoral Tribunal. Anya na ipasakamay na nila sa tribunal ang desisyon at respetuhin ni Presidente Duterte at kanyang ipatupad. Ang kay Panilo, ang Pangulo ay laging nasa panig ng batas at kung ano ang nilalaman ng batas, ito ay kanyang ipapatupad. Maugunita na noong 2016 na nagkain ng protesta si Marcos dahil may duda siya sa pagkapanalo ni Robredo bilang Vice Presidente. Gumagaan na ang karamdaman ng anak ni Presidente Duterte kay Henelit Avazenia pagkatapos itong dapuan ng sakit na dengue na si Veronica o tinatawag na Kitty. Ayon kay Salvador Padelo, nagkapagsalita ni Presidente Duterte na si Kitty ay medyo nakaka-recover na at kinunan pa ang video sa pagbisita sa kanya ni Duterte sa pagamutan. Anya na si Duterte ay andun pa sa Davao City at binabantayan ang kanyang anak na babae. Dumiretso na siya sa pagamutan na pagdating sa nasabing syudad noong Linggo pagkatapos ang official visit sa Russia. Ay naman kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Christopher Bongo, si Kitty ay isa sa 800,000 na nabakunan ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine o Dengvaxia. Hindi na nakontento si Panilo kung anong kaso ni Kitty ay buto kontra sa Dengvaxia at anya na hindi siya doktor
at maraming incompetent na mga opinion hinggil sa isyo. Base sa datos ng DOH, nagkaroon ng 196 na kaso ng dengue mula January hanggang July ngayong taon at mas mataas ito kumpara sa nakaraang taon. Sa iba pang balita, nimpisan na sa tatlong region sa bansa ang National Identification o ID Registration agad magtatapos ito sa Hunyo 2020. And kay Bilya Fe Alibuyog, Real Director ng Philippine Statistics Authority, sa Cordillera Administrative Region, inumpisan na noong nakaraang buwan sa mga pilot areas tulad ng National Capital Region, Region 4A at Region 3. At ito ay nilunsad sabay ng selebrasyon ng 30th Philippine Statistics Month. Target ng pamahalaan, nakapag-rehistro ng 1,000,000 Pilipino mula sa mga pilot areas hanggang sa katapusan ng Mayo 2020. And pa kay Alibuyog, ng priority nila na mag-rehistro ay ang mga senior citizens at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PURPIS. Sa kinalang pilot testing stage, ang oras na magagamit sa bawat kliyente ay gawing basihanan ng gobyerno para sa mga bibilhin na mga machines at mga gamit sa pagkuha ng error scan, biometrics at facial recognition. Kung magparistro sa National ID Registration, kailangan dalhin ang birth certificate at may fill-up na pormasa. Ayon pa kay Alibuyog, ang kanilang information campaign sa Baguio City ay sinagawa sa provincial capital ng Benguet at pinagbigay alam sa publiko hinggil sa proseso. Mga kailangan itibang informasyon sa sistema. Hinihain ang formal na kaso kriminal sa City Procedures Office kontra sa 7 PM cadet at 5 soldado sa pagkamatay ni Cadet Dixer Dormitorio. Ayon kay Police Colonel Allen Ray Co, Baguio City Police Director, na sinampaan nila ng kasong murder, Zina First Class Cadet Exil Sanupao, Cadet Second Class Christian Sagarias at Cadet Third Class Chalimar Imperial, Felix Lumbag, Julius Carlos, Tadina, Ray David John Volante at John Vincent Manalo. Sinampan pa ang kaso ni na Captain Flor Apply Apostol, Major Maria Ophelia Biloy, Colonel Cesar Candelaria, Major Rick Nolo at Captain Jeffrey Batistiana. Ang kay Colonel Co, bahala na ang Prosecutor's Office na tumukoy kung may probable cause at saka mag-issue ng warrant of arrest. Anya na ang 7 kadete ay kasalukuyang nasa PMA Holding Center at yung iba ay naka-stacked at isolated sa ibang kadete. Ang maginasuan na opisyal ng militar ay maghahain muna ng counter-affidavit. Sa iba pang balita, nakumpiska ng mga pinagsanib na operatib ng PDEA at Quezon City Police District ang 15 kilo ng shabu mula sa isang Chinese national na membro ng drug syndicate na kalaga ng 102 million pesos. At kay Jewel Plaza, PDEA Regional Director sa NCR, nakilala ang suspect sa pangalang Hong Bo He, 45 taong gulang, isang negosyante at residente sa Maribeles, Bataan. Ang nakuha sa kanya ay 15 piraso ng transparent plastic pack na naglalaman ng 15 kilo ng shabu, cargo van at bybus money. Ayon kay Plaza, ang suspect ay minamanan nila sa loob ng 3 linggo dahil may natanggap nilang impormasyon na ang nasabing Chinese national ay membro ng Chinese International Drug Syndicate na nagpapalaganap ng dangerous drugs sa National Capital Region. Ang suspect ay umaarap na ng criminal charges dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumbiska ng pinagsarib na operatibo ng PDEA at Quezon City Police District ang 18 milyong halaga ng shabu sa inilatag nilang bypass operation sa Quezon City
mula sa tatlong suspect. Ang kay Jewel Plaza, Regional Director ng PDNCR, nakila ang mga suspect sa pangalang Leo Fuagui, Chinese National, at dalawang Pinoy na sina Keith Anthony Rumo, isang call center programmer, at Bonito Garlindo, isang gasoline boy. Nasakote ang suspect pasado alas 4 ng hapon sa Santa Catalina Street, Barangay Siena, Quezon City, pagkatapos nakipagtransaksyon sa mga ahente ng PDIA na nagpanggap bilang pusher buyer. Ang nagkumpiska mula sa mga suspect ay 10 transparent plastic na naglalaman ng kilo-kilong shabu na may standard price na 68 million pesos, dalawang sakyan at Bible's money. Ang mga salarin ay humarap na sa kasong paglabag Section 5 at Section 11 sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Pwede nang mag-avail ng one-time loan balance transfer ang mga permanenteng empleyado ng gobyerno na may outstanding loan obligation sa mga lending institutions at Death Consolidation Program ng State Pension Fund o GSIS. Ayon kay Lord Bico, manager sa GSIS Lawag City Branch Office, siyam na local government units at isang national government agency sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur ay lumagda ang isang memorandum agreement upang ang kanilang empleyado ay maka-avail ng mas mababang interest na 6% kada taon at mas mahabang taon na babayaran na abot ng 6 taon. Ang GSIS Financial Assistance Loan ay original na ine-offer sa mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education at na-extend sa mga membro ng GSIS noong July 27. Sa loob ng GSIS Financial Assistance Loan 2, ang mga borrowers ay pwedeng ilipat ang kanilang loan balances sa GSIS mula sa lending institution at yung mga qualified applicants na maka-avail ng 500,000 pesos na may interest rate na 6% kada taon. Apat na katao huli sa pagsusugal sa labanan ng dalawang gagamba. Ang detalye mula kay Michelle Rivera. Apat huli sa ilegal na sugal na sabong ng gagamba sa Balunggaw, Pangasinan. Ayon sa report ng Balunggaw Police, nahuli sa aktong nagsusugal ang mga sospek na sina Jamlord Seminiano, 19 anyos, Kevin Lunard Lim, 29 anyos, Damasito Mangawang, 23 anyos, at si Romel Pajarello, 23 anyos. Pawang residente ng Barangay San Joaquin, Balunggaw, Pangasinan. Gamit ang mga gagamba na pinangsasabong, nakumpiska sa mga sospek ang mga gagambang gamit sa sugal at bet money na nagkakahalagang 945 pesos. Ang mga sospek ay pansamantalang nasa kustudiya ng Balunggaw Police habang inihahanda ang kasong violation of RA 9287 o illegal gambling. Ito si Michelle Rivera nag-uulat para sa Northbound Philippines News. Okay, maraming salamat, Michelle Rivera. Sa iba pang balita, pinag-utos ni Governor Amado Espino III sa lahat ng barangay officials, membro ng Akadem, youth leaders at ibang stakeholders na tutulong sa provincial government ng Pangasinan upang masiguro ang siguridad kontra sa mga kriminal, smugglers at anumang klase ng sakit. Anyan sila ang first line of defense na minamahal nilang lalawigan at kailangan na manmanan ang kanilang komunidad at laging tandaan na ibinuto sila ang kanilang mga constituents upang magserbisyo ng tapat. Kung may pinaghinalang mga tao sa kanilang komunidad ay dapat ipagbigay alam kagad sa mga kinakulan upang masupil ang kanilang maitim na plano. Ayon din kay Randy De Rosa, DILG officer in charge sa Pangasinan, na ang kanilang advokasya kontra sa African swine ay kailangan din na masugpo upang maiwasan ang outbreak. Maugunita na tinatawagan ni Governor Espino ang lahat na barangay officials na manmanan lahat ng entry points sa kanilang komunidad kontra sa posibleng smuggling ng African swine fever
affected swine mula sa ibang lalawigan. Si Governor Espino ang naging pangunahing bisita sa ginanap na Provincial Security Summit noong Lunes. At isinangguni sa lahat na opisyal ng barangay sa kanyang sasakupan ang importansya na maging alerto at pagmamanman. May 1,116 na recorded na index crimes mula sa January hanggang September 2019 at bumaba sa 21.67% kumpara noong nakaraang taon na 1,481. Ayon kay Major Dixter Relatado, inatawan ni Colonel Rodrigo Maranan, Provincial Director ng Pangasinan PPO, sa isang interview na yung index crimes ay kinabibilangan ng mga krimen kontra sa tao tulad ng murder, homicide, physical injuries at rape. Anya na yung crime against property ay robbery, pag nagnakaw ng sakyan at cattle rustling. And pa Relatado, na nagagalak sila na sa publiko ang Crime Solution Efficiency ng Pangasinan PPO na abot ng 80.45% at malayong malayo noong nakaraang taon. Anya na nakamtan nila ang nasabing accomplishment dahil sa plana balik disiplina sa kalsada at ito ay agresibong anti-criminality drive sa nasabing lalawigan sa pagtutulungan ng lahat na barangay sa kanilang nasasakupan. Balita sa Ibayong Dagat, iminungkay ng mga U.S. Senators mula sa dalawang partido sa isang briefing mula sa Trump administration hinggil sa kanyang desisyon na mag-withdraw na ang kanilang trupa sa Northern Syria. Ang senior officials ng Trump administration ang nagsabi na may 50 U.S. military personnel na naka-station sa border area sa Northern Syria at ibalik doon kung sasakop ang Turkish sa rehiyon. Ang sulat na naipadala sa Senate Majority at Minority Leaders, si Republican Senator Lindsey Graham at Democratic Senator Christopher Coons ay binatikos ang desisyon at anila na may dudulot na problema para sa kanilang strategic national interests. Nag-alala ang dalawang senator na desisyon dahil pwedeng tumaas ang banta sa kanilang kaalyadong Turkish. Bilang tugon, ang Pentagon ang nagsabi ng araw na yon si Secretary of Defense Mark Esper at Chairman of the Joint Staff Mark Milley ay kinonsulta sa mga nakalipas na araw ang Presidente hinggil sa nasabing sitwasyon upang protektahan ang mga U.S. forces sa Northern Syria. Idipinsan din ni Presidente Donald Trump ang kanyang desisyon lalo na sa social media. Sa lagay ng panahon, may update tayo mula sa PAGASA. Na-top date natin sa magiging lagay ng ating panahon. Yung minomonitor nating Typhoon Hagibis ay huli natin namataan sa layong 1,860 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay po itong lakas ng hangin na umaabot sa 200 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso niya po ay umaabot sa 245 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So, kasalukuyan, yung trough o yung extension po ng kanyang mga kaulapan ang makakaapekto dito sa may Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Northern Mindanao, pati na rin po sa probinsya ng Aurora. Kaya ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, asahan po natin dyan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, patuloy tayong makakaranas ngayong gabi hanggang bukas ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad pa rin ng pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorm. At para po sa magiging lagay na ating panahon sa loob ng 24 oras, ang malaking bahagi po ng Luzon ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga at sa tanghali. Ngunit pagdating po ng hapon at gabi, mataas pa rin ang tsansa ng pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorm. Yung mga inaasahan po natin mga pag-ulan ay tatagal lamang ng mga isa hanggang dalawang oras at nagbibigay po tayo ng mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Agwat ng temperatura natin sa Baguio City,
City ay mula 16 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Metro ng Manila naman po mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Olongapo po 33 degrees Celsius ang maximum temperature natin. Ganun din naman po sa Maylawag. Samantalang 24 to 31 degrees Celsius tayo sa may Tuguegarao City. Dito po sa Tagaytay, 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Samantalang 31 degrees Celsius naman sa may Lipa City. Sa may Bicol region naman po, bukas makakaranas pa rin po dyan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Agot ng temperatura natin mula 25 hanggang 29 degrees Celsius. Ang Mimaro pa naman po bukas, improved weather condition na po ang ating naasahan. Makakaranas na po dyan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mga isolated rain showers or thunderstorms lamang po ang inaasahan natin sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura natin sa may Puerto Princesa ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa buong bahagi naman po ng Kabisayaan, wala tayong inaasahang malawakang mga pag-ulan, kaya magpapatuloy po dyan ang maaliwalas na panahon. Ngunit pagdating ng hapon at gabi, asahan pa rin po natin ang pulupulong. Ang buong bahagi din naman po ng Mindanao ay magpapatuloy din na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, maliban sa pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa hapon at sa gabi. Hey, maraming salamat, Pagaza. Sa balitang sports, si Espejo at Bagunas ang namuno sa men's volleyball team na sasabak sa 30th SEA Games sa Nobyembre 28 hanggang Disyembre 10 sa San Ninoy Aquino Stadium. Silang pambato na local spikers ay nasaan na bitbitin ang offensive load para sa Dante Alin Sonurin mentored squad. Pabalik si Espejo sa national team na nawala nung biennial meet sa Kuala Lumpur noong 2017 dahil sa kanyang academic duties sa Ateneo. Ngayon ay isa na siyang full-fledged player at walang makapigil sa kanya na minsan nang naka-score ng 55 points para sa Blue Eagle sa UAAP. Ang iba pang spikers ng Philippine team ay sina John Vic de Guzman, Mark Alfafara, at Ram Abadilla. At bago tayo magwakas, binabati natin ang ating mga taga-Subo viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Magkaribiyo po. Lalo-lalo na kay Father Doms Otero, CICM, at Father Elgar Bautista. At thank you sa ating mga sponsors, LG Agritourism Hotel and Resort, Barangay Amblang Rosario La Union, Mamchi Billiards and Restaurants sa Barangay Bautista Cabalonion, Janpak Enterprises, dito sa City of San Fernando La Union, Marna Marine Electronics, Bawang La Union, at Tech One Media Solutions. Yan ang kalipunan ng mga mainit na balita ngayong October 9, 2019 dito sa Northbound Philippines News Online. Ang iyong tagapagbalita, Rico Valdez. Northbound Philippines News Online. For latest news, local, national, and foreign news, Northbound Philippines News Online.